gusto ata magkikipagkarera nitong Enmax. Kanina pa tayo sinisingitan eh. Okay, magbigyan natin. Natin nung una nung maabot ng 110. So, yan, nakita ko nga sa mga video ni Boss Art, pwede naman pala talaga umabot ng 110 yung third gear. Ngayon, kailangan mo lang talaga siyang iparimap. So, ano ba yung ECU remapping? Ano kaya yun? Maganda kaya lang alalabasan nun? Siyempre, sa atin siguro mga KMT, maganda, di ba? Yung mahilig sa mabibilis magpatakbo dyan or ano, yung ratatan, gusto piga-piga. Ako, mabilis din naman ako mga KMT. Problema lang, hindi ako nagmamabilis pag mga bayan-bayan na. Pero pag malaking highway, yun. As in, ubos-ubos talaga. Kasi nga, ang pinakasagad sa motor ko, nasa mga ano lang, 132, hindi nakaya yung 140. Kasi medyo may idod na rin tong motor natin. Okay? Tabi naman natin binito na brand nyo. Mamaya, kagwento pa natin kung ano yung ECU mapping natin. Ano nga nung dun? Gusto ko rin kasing malaman eh. Tsaka, kung may mga alam kayo mga KMT, o kung sino man yan mga makakapanood dito sa vlog na to, pa-comment ako dyan sa baba at paki-explain para malaman naman yung mga ibang KMT natin na anong mangyayari pag nag-re-remap ka, diba? Okay, so mamaya sasabihin natin kung anong mangyayari pag naka-remap. Tsaka may mga katanungan din ako tungkol dyan kung maganda ka or hindi, okay?
dito muna tayo. Tambay muna tayo dito. Malapit na yung sa amin dyan. Dito tayo magbablog. Dito natin pag-uusapan tungkol dun sa naging tresera natin na pumapalo ng 110. Well, of course, totoo pala. So, ngayon guys, bago ang lahat, may nagpapa-wash out sa atin. Si Bansman. So, wash up sa'yo, Dol. At salamat sa pag-like ng vlog natin. At sa mga nag-comment dyan, maraming salamat po. At sa mga nag-like, nag-share, and nag-follow sa page natin, maraming salamat. At papakilala ko pa sa... papakilala ko sa inyo yung ano. Ito yung motor natin guys, si Red Pax. Dati tinatawag ko siyang Red Pax kasi naka ano siya eh. Naka decal so dati. Ng red. E ngayon, nag-fade yung kabila, yung kulay. Tapos yung kabila hindi. Ang pangit tignan. Kaya tinanggal ko na. Kaya bumalik siya sa dati ng ano. Okay, so ayan na. Salamat, maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, at nag-follow. At guys, punta tayo dun sa ano natin, dun sa vlog natin. So yun na nga guys, no. Yung 110 na sinasabi ko, yung unang vlog natin, is which is totoo pala. Kasi nakita ko rin sa vlog ni Boss Art sa 01 Moto, nakita natin, pumapalo talaga siya. Kaso nga lang, may ginagawa sila, ano ba tawag dun, ECU remapping, remap. So, yun na nga guys, katanungan ko. Kung medyo marami kayong alam dito sa motor, or marami kayong nalalaman, syempre, pa-comment ako dyan sa baba. At yung mga walang idea, syempre, katulad ko, mahilig lang ako mag-motor, pero wala akong masyadong ka-idea-idea tungkol dun sa motor. Kaya nga, maraming nagtatanong, nagiging kuryoso kung ano ba yun. Tsaka, isa pa guys, may nag-offer sa atin na magpaparemap. Ang binibigay niya sa akin na estimation is 3.5. Ewan ko lang kung okay ba yun. Sa mga nakakaalam dyan, okay ba yung price na yun? Or ano ba? Tama lang ba? Or medyo alanganin ba? So, pa-comment po ako. Tapos, pagka na-remap na natin to guys, kung sakali man may nag-comment dyan na so sa mga magko-comment ng matitino, edi maraming salamat sa inyo. At sa mga magko-comment din na alam naman natin na Pinoy puro kalokohan, puro mga kabulastugan, syempre okay yun, which is good naman para sa ano din, pangit naman yung magiging seryoso ka na tao. So dapat magiging ano ka rin, palabiro at palaging happy, di ba? Happy lang sa buhay. Okay, so again, kung sino nakakaalam, paano lang ako, pa-comment down below. At bigyan nyo po kami ng idea kung sakali man, kasi pinabalik po natin, pinaparimap to yung motor natin. At guys, di siya nagmamayabang kung motor natin guys, sa real talk, sikanan to, okay? Inutang ko to sa Sumisyo, which is malapit na siyang matapos. Tsaka guys, tingnan nyo, yung kung gano'n ka-solid tong motor na to. Inutang ko siya guys. Kinuha ko sa Sumisyo 25 yung odo niya. 25,000. Ngayon, tingnan nyo yung odo niya ngayon guys. Nakita ba guys? Magkailan ah. So, almost 52,000 na. Kasi alam nyo guys, nung pagkakuha ko nito, nung empty na natin, nakaka-empty, nung pagkuha ko nitong motor na to, sumali ka agad ako sa endurance. Hindi pa ako nagpahit ng gulong na, hindi sa likod, wala din. Medyo, pero pinayagan naman tayo dun sa endurance. Kaya kung makikita dun sa vlog ko dun sa YouTube, medyo food yung harap. May capture nga tayo dun na grabe, pati yung linya dun sa harap, linya ng gulong, hindi na makikita. Food na, kalbo na daw. Kaya, pero nakabanking-banking pa rin tayo kahit papano. Pero hindi lang masyado kasi medyo delikado yung daan eh. Okay? So, yun na nga guys. Again, maraming salamat sa mga nanonood, nag-like. At nung unang video natin, papasalamat ako dun kasi ilang araw pa lang, umabot na tayo ng 1K, di ba? Feeling vlogger lang, di ba? Kaya,
again, maraming salamat sa nag-like, nag-share, and nag-follow. At kung di ka pa nakapalo, guys, pabalato nyo na lang sa akin yung follow nyo. At siyempre, kung may mga katanungan kayo, comment down below. I-comment nyo din at itatanong natin dito sa bawat vlog natin. Hindi pala biro magiging vlogger, guys, kasi kailangan mo talagang bigyan ng oras, panahon, at gastos. Okay? So, ayun lang. Maraming salamat. At shoutout nga pala dun sa mga bagong followers natin dun sa pa-shoutout dun sa mama niya dun sa gasoline station. Pasayin dyan na kayo, guys. Di ko na on yung volume nito. Kaya medyo hindi naririnig kung ano yung mga sinasabi niyo dun. Okay? So, shoutout sa inyo. At yung isa sabi niya, shoutout sa pamilya niya. Sa susunod, video tayo. Dadaan ako dyan palagi. Dyan ako papagasolina. Okay? So, salamat. At take note pala, guys. Magbabago na tayo ng sticker. May nag-sponsor sa atin ng sticker. Okay? So, maraming salamat. This is the Moto Vlog. Salamat. At uuwi na ako kasi gutom na ako. Okay?